Anong gagawin mo kung tumanggis si partner sa alok mong engagement proposal? Chakit! Ay nako, sabi ni Sergio Gonzalez, normal na reaksyon yung magulat ka, yung tipong di makapaniwala pero mananatili pa din akong kalmado at irerespeto ko at uunawain yung rason niya. Kakausapin ko siya, Kuya Poy, hihingin ko kung ano yung dahilan niya bakit siya umayaw o kung mahal niya ba ako pero nagawa niyang tumanggi. Ang tapang niya. Kaya dapat may tapang din siya na magpaliwanag dahil deserve ko naman ang explanation na mula sa kanya. Sa uli, respeto pa rin sa kung anuman ang mapag-usapan. Si Flor Delisa Casquero, sabi niya, kung tumanggi man sa alok na kasal, maintindihan naman siguro yun ng partner mo. Malay mo, kaya tumanggi kasi nabigla. O huwag kasing biglain pagka medyo matagal na kayo, saka ka na lang mag-propose. Ayan, pag alam mong sure ka na sa taong gusto mo na makasama na habang buhay. Ayan, pakiramdaman din ha mga kapatid. O hindi yung dahil kilig na kilig kayo, ay makapag-propose na nga. Wala naman akong gagawin masyado bukas eh. O kaya may budget ako ngayon eh. Huwag kayong magpo-propose dahil ganun, ha? Ayan, si Darwin Rosell, sabi niya, kung tumanggi ang partner ko sa engagement, tatanungin ko muna, bakit? Kung acceptable naman yung reason niya, then hayaan ko munang i-assess namin ang mga sarili namin kung ready na kami sa pagkakaroon ng isang pamilya. Ganyan. Sabi niya, Maxine Tolentino, kakausapin siya na maayos kung bakit niya tinanggihan ang pag-propose ko sa kanya nang sa ganun ay malaman ko talaga yung dahilan. Hindi porke tumanggi siya, eh hindi ka na agad mahal. Mas mabuti kasi na mag-usap kayo ng maayos. Ayan, si Marilyn Saragena. O ito, mas simplified yung sagot niya. Anong gagawin mo kung tumanggi si partner sa alok mong engagement o yung proposal? Sa iba ka na lang mag-propose. Ganun na lang. Wala na mahabang usapan. Goodbye. Gagawin pa ako. Si Jessa Bartolome, sabi niya, alamin muna kung bakit ganun yung sagot ni kung bakit ganun ang sagot ni partner. Baka may third party din kasi kaya siya tumanggi sa proposal. Ay, palalim ng palalim, tsaka padumi ng padumi ang mga naiisip. Oo, ng mga kapatid natin. Ayan, pero o eto pa. Meron pa ba mga ilang mga kasagutan dito? Ha? Ayan, maraming salamat muna kina Sir Gonzales, kina sino to, sina Kuya Kong Pogi na mga nakikinig po sa atin ngayon. Binabati ko mga kasamahan ko sa Malagapas. Okay, thank you so very much. Ayan, sina Joe Cesar. Aba, si Cesar Relucan. Oh, baka naman. At yung mga taga auto shapes dyan, ha? Boss Ramil, thank you so very much. Trina Loresca, oh, sabi niya, dapat may acceptable na reason o ang pagtanggi sa proposal. Oh, si Armel Echano Cruz, happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! At syempre, si Boss Erwin Ocaña is watching. Pa, hindi pa pagod. My friend from Balanga, Bataan, Jonathan Baluyot. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. Ayan, si Gerard Villadolid. Sabi niya, naku, okay lang naman na matanggihan. Ox lang yun. O, pero hindi na, ano, hindi na mauulit. Ayun lang. Umayaw na rin. Ayan, pero, no, para sa marami nga po na mga natatanggihan sa mga alok na engagement, ganyan, kung ano-ano na agad ang pumapasok sa isipan. Sinasabi na baka may iba, baka hindi ka naman talaga mahal, pero sabi nga ano ng mga matatanda, gas-gas na kung ano no, kung sasabihin natin na wala naman nadadaan kasi doon sa kalmado at may respetong pag-uusap. Oo, dyan sa mga pagtanggi sa mga proposal na yan. Pwede nga kasi na meron pa siyang mga plano para sa kanyang career, halimbawa. Unahin na natin yan. O kaya naman, meron pang inaayos na pangarap para sa kanyang pamilya. May gusto pa siyang maiprovide. As a single, ano no, as a single daughter, ayan, a single son. Ganyan. Kasi meron naman yung mga babae na sila naman yung nagsasabi, "Toro, pakasal na tayo, pakasal na tayo." Pagka tinanggihan, "Ay, hindi mo na ako mahal, may third party." Huwag ganun, mag-isip. Kalmahan nyo lang. At yung iba ay meron lang rin dahil malaking responsibilidad, ano, ang pagpapaka-engage. Yan. Kumbaga, parang ano na yan, you're halfway there. Sa pagpapakasal kapag tinanggap nyo yan. Kaya hinay-hinay lang rin. At wag, ay ito pa pinaka-importante, wag po kayong padadala. Doon sa, uy, kasing tagal natin si ganito, napanood ko sa YouTube. O kaya napanood ko sa Facebook, nag-propose na ganyan. Kasing tagal naman na natin sila, gagawin ko nga rin tong gimmick. Para medyo selyuhan na natin. Wag pong gagaya.
kung hindi ka pa naman talaga handa. Okay, sa social media, yung mga nakikita nyong pa sweet-sweet na ganoon, o lalo na kung alam nyong di kaya at hindi ka pa handa, wag na muna. At gusto mo lang sumabay sa agos, please, tigilan nyo muna o yung mga ganyan ninyo at magiging katawa-tawa lamang o ang gagawin ninyong proposal. Alright?